Ito po yung tinatawag na Super Napier Grass. Ito po yung red napier, kumbaga, na tinatawag ng mga karamihan na nagpapakain din ng grass sa mga alaga nilang rabbit. So, kakukuha ko lang nito, mga kaibigan. Tuturo ko rin sa inyo kung saan ako kumukuha ng mga ganyan. Actually, wala akong tanim na sarili na super napier dito sa aking bakuran kasi nga maliit lang yung lugar ko dito. Ito, nakukuha ko lang dito malapit sa lugar namin. May mga tumutubo na kusang gitong klaseng damo na marami siya kung tumubo. Papakita ko sa inyo mamaya. Balik, kukunin ko na rin yung paglalagyan natin ng super napier. Ito, yung isa pang nating basket. Tapos, yung isa pala, yung dalawa pala nating back na nakarang video na ibibenta natin. Wala na. Sold out na sila. Yung isang bumili, taga San Mateo. Tapos yung isa ngayon ay taga Marikina naman. Wala na rin yung isa. Nakuha niya na. Yan, puro doon na lang yun nasa taas. Kaya kumukuha na rin ako ng pagkain nila dahil wala na tayong daon ng saging, naubusan nila. Kaya yung papakain naman natin yung super napier. Dahil maganda yun sa kanila para matrim yung ngipin nila dahil gawa nga na itong damo na to matalas or matalim yung kanyang mga parte ng kanyang dahon. Nagaspang siya. Saka na, pwede ito makasugat sa ating mga balat. So ngayon, sama nyo ako mga kaibigan kung saan tayo kukuha. Second batch ng ating pag-harvest ng super napier grass. So, dito na tayo mga kaibigan. Ito na po yung ating pagkukunan ng super napier grass. Yan, kung mapapansin nyo. Kusa lang po tumubo yan dyan. At dyan po tayo mag-harvest ngayon. Bale, meron din po sa taas, bandang taas namin. Meron din po doon. Hindi lang po ang makakuha agad ngayon kasi ang tataas po ng mga damo, yung mga nasa paligid niya. Eh, gawa po na makatipo talaga ang mga damo. Kung sakali man na hindi na tayo makakuha dito, hindi man natin maubos agad ito eh. Pwede rin tayong sumigwe doon para at least palitan natin. Yan, kusa pong tumutubo yung mga yan. Matataas po talaga yan. Napagkakamali rin siyang mga tubo kasi halos kahawig niya ang mga tubo, kumbaga yung basta alam niyo na kung yung matamis na yun. No. So mag-harvest lang po tayo ng damo para mapakayan natin siya. Po yung kanyang magaspang sa matalas po talaga. Tapos yan, malalaki po yung mga tangkay niya. Yan ang mga super napier grass. Hindi lang po sa rabbit ito pinapakain, pwede rin sa kambing, sa baka, pang livestock rin po ito. Maganda rin talaga tong super napier kasi mataas din ang protein nito. Really nigga. Nakaragdagan sa ating mga alagang rabbit sa ilang mga katawan. Okay, kukuha mo po muna ako mga kaibigan, mag-harvest po muna ako. Thank you.
Tapos na tayo kumuha ng damo, mga kaibigan. Hindi ko na dinamihan kasi meron naman na tayo isa doon. Bali, second batch na to. Ang katinay. Ang katinay. So, ito hindi pa natin masyadong mapuntahan to dahil pala. Nope. Mayroon ilo. May isa pa. Kaya medyo alanganin dito. Grabe nga talaga yung taas ng mga nila. Ng mga damo na to. Masarap sanang mag-harvest. Alam mo mga kaibigan, sa totoo lang, pag nag-alaga ka talaga ng rabbit, maaadi ka rin sa pag-harvest ng damo eh. Hindi, sa totoo lang, parang kulang na lang, pwede, kainin na natin. Nakakabit talaga mag-harvest. Kasi, pag nakikita mong may kinakain yung mga alaga mo, parang nakakagaan sa loob. Parang, panatag ka na dahil may mga makakain yung mga alaga mo. So, babalik na tayo mga kaibigan at iuwi na natin to. Tapos kung mapapansin nyo dito sa lugar na to, yung mga naniniraan dito sa tabi, yan dyan, sa lugar namin, yung mga lupa na hindi nagagamit pa or wala pang tinatayo na bahay, galing nga eh kasi nilagyan nila ng mga taniman para mapakinabangan yung mga lupa dito. Yan, maraming klaseng tanimang halaman ng gulay na nilagyan nila dyan. Hanggang doon sa taas. May mga mais pa nga eh. Dito na rin sila nakakuha ng tubig. Dyan. Dyan sa may ilog. So, balik na tayo. Medyo hiningal na ako doon. Packet kasi yung lugar namin eh. Yung, tapos yung isang lugar na pwede pagkuhanan ng damo. O napier. Ayan. Sino may non labo pa. Yan, dyan sa may... Doon. Umabo ah. Yan, sa pataas na yan. Marami dyang napier. Yan, sa susunod dyan na lang ako, dyan ako kukuha kapag kakaunti na lang yun doon. Ang maganda rin kasi sa no, super napier mga kaibigan, ano? Toto 3 weeks lang tumutubo na uli siya. Pwede ka na uli mag-harvest. Mabilis lang din tumubo ang napier, lalo na kapag tag-ulan. So, ito na ang ating na-harvest na red napier. Hindi rin di rin magkumuha. Kasi makatinga, saka nakakasugat. Ayan. So, hindi lang tayo basta-basta kumukuha ng damo. Tinitignan din natin kung mayroong mga parang bulok na. Or pwede pang hindi na pwedeng i-harvest, ipakain sa ating alaga. Kasi pwede maka-apekto sa kanila yan. At titignan din natin kung mayroong mga itlog ng insekto o may mga sapot na nakadikit sa mga damo na yan. So, i-order natin siya mamayang hapon or gabi. Ipapakain ko na itong mga to. Siguro, pwede siya tatagal na itong mga to bago maubos sa kanila. Oh, ito yung epekto ng pagkukuha ko ng damo. Puro kati. Wala kasi akong pang-protector eh. Or mahabang long sleeve. No. Para maiwasan yung kati-kati sa ating mga balat. Ayan, puro ka. Namumulang pulang-pulang na siya. Pero worth it naman kasi at least mayroon na silang makakain, di ba? Yeah! Yan ang mahalaga dun eh. Kumbaga, gagaan na yung pakaramdam mo kapag mayroon nang makakain yung mga alaga natin. Kasi hindi man natin sila pwede pabayaan na puro pellets lang. Para na integra yung pinapakain natin. Hindi siya yung pellets na katulad ng Cosmo na kahit pure pellets lang everyday, hindi mo kakapay ko sa ngayon.
gustong-gusto nila ng Super Napier Grass. Yan, maganda talaga ipakain itong mga kaibigan kasi hybrid ito na klase ng damo na napakagandang epekto sa ating mga livestock. Nakakadagdag protina sa kanilang mga katawan. Saka pang-trim na rin ang ngipin nila. So yun lang mga kaibigan, thank you ulit sa inyong panonood sa ating video. At sa mga hindi pa subscribers, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na i-upload. At i-like niyo na rin ang ating video para tulong. Yun lamang po, maraming salamat. God bless.